Tayo ngayon ay mag-unbox ng bago nating biling helmet. Ang helmet na ito ay Buntrager Kask. Isa itong Circuit MIPS helmet. Buksan na natin. Ito siya. Nagkakalaga siya ng 786.60 real. Dahil naka-discount tayo ng 5%. Kaibigan natin yung manager. Tingnan natin kung klase talaga ito. Ayan siya. Ayan. Yung itsura niya. Kapamilya siya ng mga MIPS. Ayan na. At kaya nagustuhan ko itong helmet na ito. Kaya bumili ako. Ayan, MIPS. Isa lang daw ang utak natin. Kaya brain protection. Ang kagandahan sa helmet na ito. Kaya napili ko. Meron na siyang mount ng GoPro dito sa taas. Dito, nilalagay. Ito siya. Ito. Buksan na rin natin ito. Ayan na. Lights and camera. Ayan na. Ba? Tigas ah. Parang ayaw magpakuha. Ayan siya. Ayan. Kaya ito, special na ginawa sa ilaw ng Buntrager. Ng Buntrager. Ng Trek. Yung produkto ng Trek. Tapos, tatanggalin natin ito. Ayan. Dito siya pinatanggal. Tingnan niya. Ayan. Tapos, dito siya pinakabit. Ayan. Kayo. Baligtad. Baligtad pala. Ayan. Ayan itsura niya. Meron din siyang lagayan ng ilaw sa likod. Ayan na. Ayan, natatanggal siya. Ayan. Ayan. Pwede mo siyang lagyan ng ilaw para kitang-kita ka ng mga nasa likod ng sasakyan o yung mga parating. Ayan na. Dito kinakabit yung ilaw. Dito. Special na ginawa talaga para sa mga ilaw ng Buntrager. Ayan. Tapos kakabit siya dito sa likod. Ayan na yung kabit. Ito. Magnet din siya. Kaya hindi basta-basta nalalaglag. Kasi matigas. Kadikit. May magnet. Lakas. Lakas niya. Ganda. Lagay ng ilaw. Meron ka na sa likod ng bike. Meron ka sa helmet. Kaya mas maliwanag. Kaya kahit malayo yung mga parating na sasakyan, makikita ka. Eh, parehas dito sa Saudi Arabia, sa highway kami nagbubay. Kailangan talaga yung safety. Kaya kailangan marami kang ilaw. Yan, ganyan. Tapos pagkakabitan ng GoPro. Kuha tayo ng isang GoPro. Yan. Yan. Ganyan lang siya. Tapos, diba? Ganun. Gusto mong tanggalin?
Yan ang tatanggal siya. Yan yung kagandahan niya. Pwede mong gamitin walang GoPro sa taas. Pwede mo rin gamitin meron. Ganun lang siya. Kasi meron siyang magnet. Tingnan. Magigas din. Hindi mo basta matanggal. Meron siyang magnet dito. Tata. Ayan. Dito. Tapos, hindi ko alam. Bakal siguro to dito kasi tumidikit siya. Ayan. Tumutunog. Pero kailangan mo isuksok ng ganito. Kasi may velcro siya dito. May velcro. May dikitan siya dito. Kaya pag nilagay mo, tapos mamagnet. Ayan na, mamagnet. Ayan na. Ganyan. Ganda. Although hindi ito mountain bike helmet, circuit helmet, or road helmet, pero gagamitin ka sa mountain. Kasi, the same lang naman na for safety. Hindi naman, style lang naman yung pagkakaiba. Kaya ito na pinili ko. At least, magagamit ka sa road, magagamit ka sa bundok. Kasi ang helmet na pang bundok, hindi mo pwedeng gamitin sa road. Pero, okay din naman. Pwede mong gamitin. Nasa sayo. Pero, mas maganda pa rin yung pang road talaga. Kaya yan, guys. Tanggalin muna natin. Tapos yung load niya, eto, the same ng mga helmet din man. Kaya lang, mas magaan, mas maliit siya compared doon sa mga iba pang helmet. Set nga natin. Ayun. Yan siya. Tapos tignan din natin pag may ano. Kasi pwede siyang ilagay lang. Kapain muna natin. Ayan. Ayan. Ganyan. Ah, diba? Ayos? Yung nakasulat talaga, circuit helmet. Pang road talaga siya, hindi pang mountain. Pero ayos. Masusubukan sa bundok, sa Biyernes. Sa weekend. Kaya bumili yung isa kong helmet na ginamit na pang road, walang GoPro mount. Kaya bumili ako nito. Pero ang plano ko talaga, yung mountain bike helmet. Eh, parang mas gusto ko to para pwede kong gamitin sa bundok at pwede sa road. Kasi, ano naman tayo? Multiple rider. Mountain bike, tsaka road bike. Maraming salamat guys sa panonood.